Kagabi itinalaga ng Pangulo si Budget Secretary Benjamin Jokno bilang bagong governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya ang kapalit ng yumaong si Nestor Espinilla Jr. Ayon sa palasyo, sa lahat ng mga pangalan na isinumite, si Jokno lang ang napusuan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mamahala sa importanteng institusyon ng bansa. A much deserved appointment. The man is competent, is expert in his field. Hindi kasama si Jokno sa mga pangalan na lumutang noon na papalit kay Espinilla. Kasama rito sina BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo, Chuchi Funasher at Sid Amador, pati na rin si dating Pangulo at ngayoy House Speaker Gloria Arroyo at si Peter Favila na miyembro ng Monetary Board. Matapos ang dalawang dekada, ngayon na lang ulit nagkaroon ng isang governor na hindi taga Bangko Sentral. Ikinalugod ng grupo ng mga commercial bank sa bansa ang pagpili sa bagong BSP governor. Umaasa silang maitutuloy ni Jokno ang mga reforma at polisiya na magpapalakas sa industriya ng mga bangko sa Pilipinas. Pero para sa ibang mambabatas, hindi nangangahulugang lusot na si Jokno sa investigasyon ng Kamara sa umano'y 75 billion peso budget insertions. Sana naman na inantay na magkaroon kami ng closure. So ano mangyayari niyan? Let's say that the next leadership will still continue to hound that issue on, kasi marami yon yung mga cash budgeting. Tingin naman ni Senator Lacson, hindi man best choice si Jokno sa posisyon, naniniwala siya na maganda naman ang reputasyon ni Jokno sa public service. Bukod sa pag-imprenta ng pera at pangangasiwa sa mga bangko sa bansa, ang BSP din ang isa sa mga pangunahing institusyon ng bansa na titiyak na matatag ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Bruce Rodriguez, ABS-CBN News.